Gondolom az outro. Outcome lesz. So dahil nga na nalaman na natin ang kwento sa Florante, Laura, maganda namang paghambingin natin yung pagkakaiba sa panahon doon sa storya at sa panahon ngayon sa kasalukuyan. So anong masasabi mo tungkol dito? Masasabi ko ay yung pinagkaiba nito sa politics ngayon at sa dati. Kung minsan ang mga tao ay hindi sumasang-ayon sa napipili nilang pinuno. Oo nga no, kasi noon nung mga hari yung mga namumuno. So, doon naman sa Florante at Laura, parang wala silang karapatan yung mga mamamayan since yung hari yung pinaka-powerful doon sa storyang yun. So, ano namang masasabi mo tungkol sa pinagkaibahan ng religion nila at religion ngayon sa kasalukuyan? It's mostly parehas lang naman din dahil Islam at saka Katolik at English lang naman din yung mga religion nila. Kasi doon nga sa story, ano, parang naglalaban yung dalawang magkaiba ng religion. Katulad na lang yung religion nila Aladdin, pati yung religion ni Florante. Kaaway sila, di ba? Yung kampo nila. So ngayon parang may nag-aaway pa ba na religion? Parang wala naman masyado. Siguro sa iba na lang. Kasi yung iba, nire-respect na nila at saka tanggap na nila. How about, ano naman masasabi mo dun sa attitude na ginawa ni Florante nung nakipagkaibigan siya kay Aladdin since kaaway nga nila to? At saka nagtulungan para makuha yung gusto nila at saka yung para matulungan si Florante na makuha si Laura. Ang galing din ng pagkakaibigan nila, no? Ngayon sa kasalukuyan, meron din namang mga ganun na magkakaibigan pa rin na kahit dapat na kaaway yung tampo nyo or di kaya dapat na magkagalit kayo pero tinulungan nyo pa rin yung isa't isa at saka hindi nyo pinipili yung estado ng isang kaibigan mo para lang sabihin na bukal yung loob mo dun sa pagkakaibigan nyo. Paano naman dun sa way of ruling sa ngayon at saka sa dati? Sa ngayon, mamamayan, mas free na pumili kung sino yung pwedeng mamuno sa kanila. Dati, dun sa Florante at Laura, mga hari, reyna, prinsesas, pasa-pasa yung trono sa henerasyon, kada henerasyon. Katulad na lang ng tatay ni Laura, hari siya, di ba? So, pag nawala na siya, si Laura naman yung pwedeng maging reyna since siya yung anak nung hari dati. Ganon yung way of ruling Florante at Laura. Paraan naman ang pagsasalita nila, anong masasabi mo sa kasalukuyan? Kasi dun sa Florante at Laura, kung makapagsalita sila dun, sobrang lalim ng mga salita. Kumbaga, kung ikukumpara mo siya ngayon sa kasalukuyan, para tayong nakikinig sa ibang lingwahe. Pero sa katunayan, Tagalog lang naman talaga ang lengguwahe nito. Ano naman masasabi mo sa wika na ginagamit natin ngayon sa kasalukuyan? Yung sa the way of speaking ngayon is mostly Tagalog lang naman, di ba? Tsaka yung mga ibang tao may sarili ding lengguwahe dahil sa katutubong wika nila. Para ikliin lahat, ang iba ang politics dati at politics ngayon. Since ang politics ngayon is lagi silang may demokrasya ba? Mamili yung mga mamamayan sa kanilang pinuno. Ngunit dati, ang politika dati is based on hari lang, hari reyna, monarkiya. Then, sa religion naman is ngayon, wala na masyadong nag-aaway ng mga religion. Pero, natututo na naman na mag-respect yung mga tao kung bakit iba't iba yung religion ng mga tao sa isang lugar. Ngunit dati naman, parang pinagdidigmaan pa nila yung iba't ibang relihiyon para lang maging pare-pareho ang iba't ibang relihiyon sa isang lugar. Dating naman sa ugali ni Aladdin at Florante is magandang ugali na pinakita nila dahil nga hindi nila binasa sa estado ng isa't isa kung sila ba ay magiging magkaibigan o hindi. Tayo rin naman, nakakakita rin naman tayo ng mga ganito sa panahon ngayon. Kaso, yun nga ay mahirap lang hanapin. Kasi yung iba, minsan, ginagamit ka na lang para sa mga chismis. So, the way of ruling naman ngayon, yung democratic at saka dati na monarkiya is ngayon, mas free na yung mga tao na pumili kung sino yung mamumuno sa kanila at dati, mostly sa royal blood lang yung pinipili nila para mamuno. Sa the way of speaking naman, yung mga salita ngayon,
balbal yung mga salita nila. Mostly Tagalog naman lang din, pero dati mga katutubong wika, ngayon ay mas maayos dahil mas naiintindihan ng mga tao yung Tagalog at yung katutubong wika. Oo nga, no? So, nasabi na natin ang pagkakaibahan ng Florante at Laura at yung panahon ngayon. Salamat sa pagpapanood sa amin sa podcast na ito. At sana may naintindihan kayo, ano, sa pagkakaiba ng panahon ng Florante at Laura at sa panahon ngayon sa kasalukuyan. Ako nga uli si Rachel Nile. At ako naman si Carlos Calpico Manion. Na mga reporters ngayon sa podcast na ito. Ulit-ulit, sorry. So, hindi ka lang wala sasamayin ko eh. Huwag mo na i-stop yung recording. Ika-cut ko na lang. Tawa mo muna yan. Diyos ko kanina pa yan. Hindi kami yung tatawa eh. Hindi ba ako natawa? Ay, habang nagsasalita ako na ganun ko. Okay. Nag-e-exist or ano ba? Ano ba magsalita? Paano ba sila magsalita dati? Katutubong wika yun, di ba? Kasama ba ito sa podcast or bloopers? Bloopers. Tinatanong ko lang talaga yun. Done. Dun.